Camera, camera. Pero yung mga mag-introduce dito sa ganitong klaseng project ay itutuloy sigurado nila yan. Dahil may libre sila ng buta, may libre sila prutas. Yan ang datapan natin ang muli. Maganda ito para sa lalo na yung mga lalo sa yung mga retired. Dahil marami tayong pagkita na ngayon, di ba? Meron na tayong pagpatuloy din natin yan. It will help food supply. It will help provide kung ano talaga yung gusto ng mga consumer. At like I said, sa gulong ng pamahalaan, bibigyan natin sila ng technology, bibigyan natin sila ng mga seedlings, ng mga input. At sa tulong nyo, libre ang mangyayari. Meron silang libre na pagkain. Dapat naman yung pagpatuloy ito. Sa dami, maraming lugar sa Pilipinas, ginagawa talaga ito. Kaya kailangan na iikalat natin para maramdaman nila na may sufficient supply ng gulay at lahat. Mr. President, ang projection po ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa taas pang inflation ngayong Pebrero, ano pong gagawin ng administrasyon para po ma-curb ito? At saka may plano po ba kayo humiling ng emergency power sa Congress para po mamitigate ang high inflation? Sa aking palagay, I'm hoping that we are more optimistic than the central bank, but makita natin na tuloy-tuloy pa rin kasi paangat ng lahat ng natirasin noong February, hindi pa bumababa masyadong fuel prices, at ngayon pa lang natin inaayos yung food supply para yung inflation na galing sa agricultural products ay mabawasan. Wala tayong magagawa sa fuel, wala tayong magagawa doon sa mga iba't-ibang inputs, pero yung sa agrikultura, yung titingnan ninyo, yung disaggregate ni inflation figures, nung nakaraan, it was 28% was agriculture, may 11% pa lang. So, yun ang malaking bagay. The other elements of inflation, hindi natin masyadong makontrol. Kaya meron tayong ginagawang ganito para makamawi naman dun sa pagtaas ng presyo. I do not think that it is necessary to ask for special power. If we declare, for example, if we declare an emergency, I have already the power to declare an emergency and to control the prices of commodities. So that I don't think there is any need for more than that. That is sufficient. Thank you, sir. Okay. Sir, may plano pong bantang sigil pasada ng isang linggo ang mga jeepney operators and drivers. Ano po ang instruction ninyo sa Department of Transportation? At kung pagbibigyan po ba yung hiling ng mga driver na pansamantalang suspindihin na muna yung modernization ng jeepneys? Sa aking palagay, hindi muna. Sana naman hindi matuloy, mapag-usapan pa. Pero hindi